Hello to everyone who are watching my first ever tutorial video. And yeah, dito sa episode, dito sa content ko na ito, dito nyo malalaman kung ano yung mga ginagawa kong mga tricks and hacks sa pagla-layout without using Adobe InDesign or Photoshop. Because as you know guys, hindi ako magaling doon. Sinabi ko na rin siya sa Facebook story ko. And yeah, dito sa first episode, natututuruan ko kayo kung paano ako nagka-cut out ng mga object out of the picture or kung paano ko siya inaalis doon sa picture. Yun. Pwede mo siyang gawin. Actually, ginagawa ito ng karamihan sa PicsArt. It's a mobile application wherein you can edit photographs or pictures doon. Sobrang dali doon. Pero dito, kapag mag-layout ka, kasi syempre kailangan mong gamitin ang computer mo and ayun, mas swift siya na gamitin and fast, reliable pa. Grabe, no? Tapos, ayun, ginagamit ko siya kapag pag may mga nagpapalayout sa akin and all. Aside from the Microsoft Word, ginagamit ko rin ang mga software like Microsoft PowerPoint, tapos yung Publisher. Pero dito kasi, pwede kayo naman dito mag-edit. I mean, dun din sa iba. Pero dito kasi, pwede mo ma-save yung picture as PNG. Ito yung mga hinahanap ng mga karamihan sa mga software or editing applications na ginagamit nila. So, let's start. Let's say, ang first step na ginagawa ko ay ginagawa ko muna ng black or ginagawa kong contrast yung background niya. Yan, para makita mo kapag kinat out mo na yung picture ay kung anong makikita mo na rin yung final result kagad. Example, let's say apple vector. So, pipili ka muna ng picture na gusto mong i-edit or i-cut out. Yan, example ito. Let's use this random apple picture from Google. Ang ginagawa ko is automatic ko na siyang kinakopy. Hindi ko na siya sinesave. Yan. Tapos, paste mo lang siya dito sa Word. And then, ayan na yung picture. And then, yung ibang ginagawa kasi nila, yung tricks na ginagawa nila, ay pumupunta sila dito sa color section. Under ribbon section, ito yon, yung home insert, page layout, blah, blah, blah. Pag kinilik mo kasi yung picture mismo, lalabas na yung format. Tapos, ang ginagawa ng iba ay pumupunta dito sila sa may color, and then, pupunta sila dito sa transparent color. And then, ikiklik mo lang yung color na gusto mong gawing transparent doon sa picture. And, black. Ayan. Ayan yung kinalabasan niya. And, as you can see, guys, hindi consistent yung pagkaka-cut out sa kanya kasi hindi refine yung edges niya. So, what I did para ma-refine siya is ito, remove background. Pwede mo naman siyang automatically gawin na from the start, pero pinakita ko na sa inyo kung ano yung ginagawa ng karamihan, na which is ang sakit sa mata kasi kapag nakikita mo yung objects na yung gilid niya hindi pa masyadong refine. Ayun, ito ang ginagawa ko, yung sa background removal. And then kapag satisfied ka na yung sa kinalabasan ng ano ng result, ayan yung lalabas. Yung violet section ay ayun yung mawawala dun sa picture na kinuha na mo. At yung magiging, yung may mga color ay yung matitira dun sa picture. And then keep changes, ayun yung lalabas. Napakaganda ng pagkakagawa. Diba? Makikita mo talaga na unlike dun kanina na sobrang pangat pa nung edges na. And then, ayun. To save this as a picture or as a PNG, kasi transparent na siya. Ang kailangan mo lang gawin is click the file button and then save as. Wait lang. Tagal. Ito ng computer ko. Dinosaur na. And, ayan. Select the destination kung saan mo siya gustong isave.
let's say dito sa desktop ko, and then dito sa save as type, ito yung pinaka crucial part is gagawin mo siyang web page. Ayan, then save. Then you can go to your desktop para makita mo kung ano ba nangyari. Itong doc one, guys. And voila, ayan na, ayan na yung ano mo. Yung sinibong picture dun sa Microsoft, only using Microsoft Word without using PixArt and all. Kasi sa PixArt, madali siyang gawin. Ayan. Ngayon, to put this into a meaningful layout, ang ginagawa ko kasi, minsan, hindi ko na siya totally sinesave. Kinakopy ko na lang siya. Example, kapag itong Apple na to, gusto ko siyang ilagay doon sa nililayout kong example magazine or poster, ginagawa ko ito, hindi ko na siya sinisave as webpage automatical, since automatic na siyang picture at transparent, kinakopy ko na lang siya and then i-paste mo na lang example dito. Ito yung example ng magazine na nililayout ko, just only using publisher. Example dito. Kung gusto mo siyang i-paste dito, and you can do it naman. Shout out nga pala kay Pao. Pero muna ako ng section ng page ng magazine mo. Papakita ko lang sa kanila. Ayan. And makikita nyo na parang sinakop nyo yung buong page ng magazine, and all you have to do is just resize it on your desired size. Yan. Teka lang, naghahang yung computer ko. And then, click the picture at lalabas na yung wrap text. I-click mo yung edit wrap points para makita mo yung detailed wrap points nga. And then, ayan na yung lalabas sa kanya. Tapos, click ka lang anywhere dito sa outside. And then, ayan. Then type, click the type button. And yes, click the plus button. As you can see, nakita nyo na nag-clean sa kanya yung text. And yeah, from the raw picture na may background, and ito yung kinalabasan niya. So, pwede nyo siyang gawin sa publisher. Yan. Ayun yung kakalabasan niya sa kanya. Mag-cling talaga sa kanya yung text. And same process lang din yung ginawa ko sa kanya dito sa babae na to. Yan. Gusto nyong gawin ko ulit. Gagawin ko ulit. Sige. Another tutorial. Part 2. So, syempre, pwede ka nang gumawa ng... Pwede ka na rin naman dito mag-edit pa rin. Or kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mong another document para hindi ka malito. And then, hanapin ko lang yung picture. And yun, nakita ko na siya. Ito yung ginamit kong picture sa kanya. So, sige, gagawin ulit natin yung process para mapakita ko sa inyo kung yun yung process na ginawa ko dito sa magazine layout na to. Kasi dito sa part na to, di sa pagmamayabang, parang nagbigay ng color or ng attribution itong picture na ni Lola dito sa magazine na to. Okay, so remove lang ulit natin itong Apple and then proceed na tayo sa panibagong edit. Ito pa. Kung nakikita nyo itong detail na to, kailangan save yan. Magdodraw lang kayo ng line para makip yung object na hindi na-detect ni Microsoft Word, and then keep changes, positive result na tayo. So, para ma-move around mo yung ito, ang gagawin mo is, ayun, wrap text, and then you can click anywhere, any options dito. Yan, yun na siya, tada, PNG na siya ulit. And then, ang gawin mo, since sabi ko nga sa inyo, hindi nyo na kailangan siyang isave, ikakopy nyo na lang. Click the copy. And then, ayan, i-remove natin ito.
itself and then click the wrap text and then edit wrap points. Yeah, nalabas yung wrap points niya. Yung parang pagka PNG niya. And then all you have to do is type. And then yes. Yeah, makikita niyo. Makikita nyo na na nag-cling na sa kanya yung text. Yan. And kung nakita nyo kanina, ay ginawa ko siyang black and white. Siguro para mag-add ng dramatic color or contrast dun, si, dun sa page. Which is para sa maganda naman yung kinalabasan. And recolor mo lang siya, black and white. Tada! And then send backward mo muna siya para makita mo tong culture and tradition na nalagay ko dito. Ayan. Ano yung kinalabasan niya? Shoutout pa. Oh, sorry. Nakita ka nila. Ito yung magazine na nilayout ko sa school project nila. Ayan, nagpa-layout sila sa akin. So, ayun yung ginawa ko. Simple trick na pwede mo siyang magawa sa kahit anong project. Even on the PowerPoint, kapag gagawa ka ng PowerPoint, you can cut out objects just only using the Microsoft Word o pwede ka na mag-cut out diretso dun sa PowerPoint. So, that's it guys. Thank you for watching. Stay tuned for the next tutorial videos na i-propose ko. And yeah, just want to take this opportunity for thanking my friends. Salamat sa inyo kasi yan, pinursyo nila ako na gawin itong content na to. And expect more videos or tutorials kung paano pa ako nalilayout without using Adobe InDesign or Photoshop. That's all. Thank you.